Tingnan niyo po. Ipapakita ko po sa inyo kung saan po lumaki ang aking asawa. Ayun, giba-giba na. Gala-gala. Pwede na ang usyan. Gagala kami. Drive sa tahimik at walang mga sasakyan. Uway. Amin pong unang bibisitahin yung bahay ng aking asawa nung sila ay maliliit pa. Ito yung old house na kinalakihan nila. Amin bibisitahin. Dito sila nakatira. Pinilit ko siya na puntahan yung dati nilang bahay nung sila ay maliliit pa lamang. Ito. Tingnan natin dito. Dito po yung dating tirahan ng aking asawa. Nung siya'y maliliit pa, napakalumang bahay. Aming bibisitahin ang kanyang kinalakihang bahay nung siya'y musmus at uhugin pa lamang. Tingnan niyo po. Ipapakita ko po sa inyo kung saan po lumaki ang aking asawa. Ayun, giba-giba na. Sira na po ang bahay nila. Ayan, yan nasira na yan, natibag. At itong bahay na to. Up and down siya. Ito. Dito po ang bahay nila dati. Ng mga kapanahon. Sisipin natin. Ayaw kong pumasok sa loob. Nakakatakot. Diyos ko, bodega na. Wala na nakatira na. Pabayaan na. Siya mabuksan, nakalak dahil ang susi andun sa tatay niya. Silipin na lang natin sa loob. Kumakita. Ayan guys, ito po yung dating bahay ng aking asawa. Nung sila'y maliliit pa, dito po sila nakatira. Ayan. Yung nasa likod, nasira na po. Daw sabi ni Shaolin, nung maliit pa siya, sinayin daw niya to. Siya pa daw sumulat niyan. Namiss niya yung bahay nila. Yung kadugtong ng bahay nila sa likod, nasira na. Ayan, nag-iba na siya. Ayan, dito siya namimingwit ng isda. Super old, grabe. Yan naman ang bahay ng auntie ni Habi, kapatid ng kanyang mama. Ganito pala yung mga design ng bahay dito. Parang old model siya, pang matatanda ng panahon. Ayan, nagbigay pa sila ng kamote. Dahil marami pong kamote dito. At alam nilang favorite ko yung kamote. Balik na ako sa car dahil nag-iisa si Wushan doon.
ocean. Iiwan namin, wawa naman. Now, si Habi naman na magdadrive, palitan kami. Dahil ako'y pagod na magdrive. Kung saan-saan tayo nagsususuot na bukid. Ayan, mamay na ang kanilang dating tinirahan. Saan-saan na kaming lupalop, nagsusuot. Oops. And nakarating na kami dito sa chicken. Dito sa farm ni Lolo. Pag-uwi na naman kami ng manok na pang tinola. Hinihintay na kami ng mga manok. Bakit nagkalisan yung mga manok? Maghintay kayo, huliin ko kayo. Hey guys, nandito na kami sa farm. Parang namiss ko itong mga kalabasa. Nagugulay ako ng bulaklak ng kalabasa. Ayan, ang dami ng bulaklak. Ako'y magugulay. Sayang yung kalabasa, sira na. Nabulok na. Ito, napakalaki na. Pwede na namin pitasin. Ayan, napakabigat. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to. Punta ako doon. Ayan, lalapit ako sa mga dalanda na tanim. Ang daming dalanda, orange. Careful, yung dadaanan mo ay matatalas. Matamis kaya itong mga to. May suha pa. Ito matamis to, malamang. Promise. Guys, matamis to. Babawa ng mga suha. Ito, promise. Matatamis to mga ganitong kulay. Ayan. Tsaka ang lalaki niya ha. Ang lalaki! Ito yung mga dalandan dito. Sumasayad lang sa ano. Hintay lang kayo ha. Mamaya, tinola kayo sa akin. Diyan lang kayo. Stay put lang kayo ha. Lalagay ko lang sa kartong mga kinuha namin prutas, gulay. Tusok-tusok ang kamay mo dyan. Oh, what's that? Yes. Get one. Hand fast. Get big. Fast. Get the hair. Thank you.
Lian ang iyong mga paa. Isa lang po nahuli ko, guys, na manok. Ha? What are you doing? Oh my God. Isa lang nahuli kong manok. Gusto ko sana tatlo yung iuwi ko. Kaya lang ang hirap pala manghuli ng manok. Karaming manok po. Isa lang nahuli ko. Bye bye. Hirap pala manghuli ng manok. Iisa lang yung nahuli ko. Kapawis-pawis pa ako. Akala ko makakahuli ako ng mga limang manok. Hindi pala. Uy, hindi ko napitas yung mga bulaklak. Ang dami pa mga bulaklak na kalabasa. Ayun pa. Sarap ng tulog ng ocean. Ayan, wala siyang pakialam. Sprite tayo, guys. Long drive na. Sa biyahe. 88.